I wouldn't believe you kung sasabi mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on a first name basis lang. I wouldn't believe that. Kasi ako, ilan ang tao ko? I have 75 people working, di ba, sa akin, sa public service shows ko and all. I know each and every one of them, their names and all. Pero pag sabi mo hindi mo kilala, then again, pagtatawa ng alaman. Madam Chair, yung marriage certificate siguro ng father niya at saka ni ang na mother niya, pwede rin siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married eh. Married yung father niya at mother niya, maliban na lang kung kinasal sila sa China. Sa palagay mo, natanong mo ba, ano bang tawag mo? Papa, tatay, ano bang tawag mo sa padre? Anong tawag mo? Sen. Rafi ang tawag ko po, Papa. Papa? Papa. Okay. Natanong mo ba sa papa mo saan sila kinasal? O sa China ba o sa Pilipinas? Sen. Rafi, ayoko po kasi hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay okay. po namin. Sige. Gawa po na ayoko ko pong sisihin yung tatay okay. ko. Okay, sige. And how I wish po na I have a perfect family. Kaso okay. nga lang po, ganun po yung nangyari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro hingin natin sa PSA yung marriage certificate. Kasi dalawang beses kinasal yung supposedly mother niya saka father niya. So pull out natin. Baka makapuha tayo mga important information doon sa marriage certificate ng both parents niya. Salamat, Sen. Rafi. The committee actually already made that request at in a few minutes, meron po akong impormasyon tungkol sa tinatanong nating marriage certificate na yan. Pero at this point, Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema eh, no? You did not prepare your birth certificate, pero di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. At lumalabas po sa pagtatanong po namin, matatanong talaga, akala ko ba na wala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. Tatlo ang anak. At by the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview, no? Na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po, lumaki po ako sa farm. Pero, sorry, Madam Chair, malayong sagot niya. Yes, Sen. Rafi. Yun na nga po. Paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa tatlong birth certificates ninyong tatlong magkakapatid na ikinonfirm ni tatay mo na sina Sheila at Siemen Rialguo ay mga kapatid nyo, pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ng kasal ng magulang ni Sheila Rialguo na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Leal, pero hindi date ng marriage ng magulang ni Siemen Rialguo. Na pareho din sina Angelito Guo at Amelia Leal, ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yun iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ayoko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Madam Chair, pwede mo kasi ito lang. Alright, Sen. Rafi. Okay, ito lang, Mayor, ano. Sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Leal. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Kwento ba yun sa'yo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko. Na-disclose. Okay, so lumilitaw dito, amo yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutos ang pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi married, sabi rito eh. Married sila. Your Honor, as much as possible, na ayaw ko pong sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, ano,
siyempre tatanayin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo. Paano nangyari? Your Honor, hindi ko... Ang sinasabi ko lang po kasi, it will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal ko... Kumbaga, oh, no, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigyan ng mga information about you, about their lives. Kasi... Paulit-ulit mo sinasabi sa hearing na ito, kasambahay, kasambahay, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas po na kawawa ka, na galing ka from humble beginning, and nagsikap ka, umamang ka, etc. Hindi, don't use that word kasambahay, kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody, no, madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung tata, yung nanay mo, kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate, and what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the nth time, and hindi ka interested na si papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na bakit kaya ito si papa sinungaling? Bakit kaya si papa ay magsalita? Siyempre, usyosohin mo yan, papa. Sinasabi mo, kasambahay si mama. O pero kasal pala kayo ni mama. Papa, dalawang beses kayo kinasal ni papa. Ay, papa, dalawang beses kayo kinasal ni mama. Bakit? And yet you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple you should have asked, but you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayong, madam, huwag niyo pong nilalayo yung topic. Wala pong kami sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Sen. Rafi, just to, at this point, acknowledge the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen. Jinggoy Estrada. Salamat sa pagdalo. Sana maintindihan mo, Mayor Go, kasi ang ginagawa mo, nililihis mo eh, kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh, kasi that's what the public really wanted to hear, na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye, gusto mong pumunta doon eh, pero no, wag mo kami lihisin doon, we know better, okay, you cannot use that, wag ka magpapakaawa dito po, Mayora, alam naman namin talaga kung sino ka, kaya lang, it's very hard for us right now to find out, that's why we're trying to, get more information about who you really are, because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your thick. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po dun sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Salamat yung muna, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. So sige, para lang tapusin na natin yung kwento dyan sa marriage certificate na yan. At ito po yung malala, Mayor. Nung pina-check ko po, wala pong record ng kasal sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist? Ha? Itong dalawang taong ito, na according to the documentary evidence, have three children, but according to you, Mayor, have only one child, apparently don't even exist. So, hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. Ha?
Next question. Ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino, o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi niyo na sa iba't ibang pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Fujian. So, tama yung lumalabas sa social media. No, taga Fujian sila. Okay? So, ayan, mga social media posts. At babalikan ko yung Fujian mamaya. Okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun?